Eto na sila ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang maganda 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 morning, Luzon, Visayas, at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a feel good Tuesday. Unang araw ng Agosto. Hello August. At syempre, at this point in time, mga kabisyo, si Jose Marichan ay nag-vocalize na. Nagtotono-tono ng gitara. Yan. Vocalize na. Whenever I see. Ha, ganon. Gumagano ba kayo kahapon? Sa baha. Ayan ha. Grabe no. Isang buwan na lang pala talaga. Pasko na ulit sa Pilipinas. Kasi syempre, di ba, ang ating bansa. Ito po yung longest running. Yan. Longest running festival sa ating bansa. Sa buong mundo, di ba, yung ibang mga bansa, ang mismong Christmas nila is Christmas Day. Oh, minsan nga Christmas, December. Correct, or minsan nga, partner, meron akong kakilala, Christmas hour. Kumbaga yun lang, ano, yung pagtuwid ng yung Eve, 24 to 25. Kasi pagkatapos nun, wala na sa kanila. Kumbaga tayo, talagang ano, dadaan lang sa kanila. Correct, no? Diba? Tayo, sa atin, iba eh. Iba. Nakakatawa naman in a way, diba? Yung kultura o yung tradisyon na isinalin sa atin sa pagpapahalaga sa Kapaskuhan. Tama. September pa lamang, grabe yung paghahanda natin. Usapan na ito ng mga Pinoy. Correct. Pag pumunta ka sa mall, nagsisimula na rin tutugtog ang mga, di ba, magdi-display ang mga Christmas decoration. True. Sa radio station, nagpe-play na ng Christmas song. Tama. Alam nyo naman, kapag September 1, piniplay na natin ng tuloy pa rin ng Pasko ng Tambalan. Yes. Yung ibang apart na dahil nga naman parang September, October, November, December, last 4 months, hindi na sila nagbababa ng Christmas decors. Kumaga, hindi lang nila iniilawan, pero hindi nila ibababa kasi ang bilis lang naman din talaga ng takbo ng panahon. Totoo. Diba? Parang, nakaka-excite. Favorite season talaga natin yan. Although talagang alam naman natin na meron talagang kaakibat ng kalungkutan na kapag sumasapit ng Kapaskuhan. Lalo na yung mga ganito na ang daming salanta. Totoo. Ang daming hindi talaga maganda. Alam mo, partner, kahapon galing kami ng bumiyahe kami from Ilocos. Okay naman sana, pero pagdating ng NLEX, 5 oras kami doon. Kasi ang nakikita ko sa Waze, tsaka sa reports. Hindi ba sinabi sa'yo, magpa-park kayo? Ha? Hindi kami sinabi. Na-inform. Hindi, akala ko nga overnight eh. 3 days, 2 nights. Para papunta na doon. Buti na lang madami kaming baong pagkain. So nakikita ko sa Waze, tsaka doon sa mga tweet, ganyan, na meron daw kasing baha na dadaanan sa may San Simon. So okay. Nung, basta, ano yun eh, dapat dire-diretso yun, partner. Nadagdagan talaga ng 5 hours yung travel namin. Na dapat nasa bahay na kami ng 8 p.m. Dumating kami 1 a.m. Isipin mo yun. Nakaka-lurk eh. Tapos pagdating namin dun sa area ng baha, promise, binidyohan ko kasi, wala pa siyang 1 minute. Okay. Yung baha, alam mo yun. Tapos yung baha, ano siya, baha to, partner, na ano ah, hindi yung gabewang. Hindi, kasi nakakadaan yung mga sasakyan. So kunyari sa gulong, kalahati ng gulong, madadaanan. Yung mga tipong kapag may dumaan na truck, sumunod ka doon, wala kang bahang ganun. Tapos ang iksi-iksi. Tapos 5 oras. Kasi pagkatapos yun, dire-diretso na eh. Ano ulit ang lalim niya? Ha? Ano ulit ang lalim niya? Gakalahati ng gulong, partner. Gulong ng bike, ha? Charot. Bike ng bata, guys. Hindi siya yung parang, kasi nag-expect kami parang, parang iniisip pa nga namin, mag-reroute na tayo, mag-exit na lang tayo, tas daan tayo ng bayan-bayan para wag natin daanan yung baha. Kasi baka mamaya mahirap, di ba, yung mga ganun, mas mahirap pagka pa tumirik, ganyan. Tapos sabi na, hindi, laban na lang natin, isang diretso, buti na lang nilaban namin. Kasi kayang-kaya yung baha. So na-imagine ko kung mas malalim pa ito kung lubog na yung gulong ng bike, mga 10 hours kayo mag-stay doon. Talaga, partner. Parang nagbalikan din ang Ilocos. Nakakalurk.
ano ka talaga? Grabe talaga sa Pilipinas. While September pala nagse-celebrate na tayo ng Pasko, meron din talaga tayong mga nakaka-lurky ng mga eksena katulad ng tatlo lang ang dumura, baha agad. Grabacious talaga. Oo, pero totoo no, pag nanood ka ng balita o tumingin ka sa feed mo, iba ang daming nangyayari dito mga nakaraang araw. May mga magagandang balita at marami ding hindi mga magagandang balita. Mm-hmm. Diba? Dahil sa weather, ang daming nasalanta, ang daming damage ang bahay, ang daming hindi normal ang pamumuhay nila simula nung Sabado. Totoo. Diba? Nung bumagsak yung bagyo. Matindi talagang pag-ulan. Pero katulad nga ng lagi nating sinasabi, no, masaklap man yung mga dadaanan natin. Pero sa totoo lang, diba, malalagpasan din po talaga natin. Diba? At hindi lang ito tungkol sa ulan. Kasi hindi naman forever ang rain. Aminan na natin. Diba? Kasi after all, we are a tropical country. Talagang pinupuntahan tayo para magpaitim yung mga taong, yung mga afam. Diba? So hindi naman talaga forever ang pag-ulan. We can weather the storm. Lagi naman sinasabi na ang mga Pilipino, ang Pilipinas po ay very resilient. Diba? Kahit hindi natin alam kung ano ibig sabihin na talaga resilient. Lagi na lang natin naririnig. Parang pampamatalino ganyan. Oh. Pero sa totoo lang, kahit diba? Kahit spelling nga, nakakalito. Hindi ko. Oh. Promise, gulong-gulong nga ako eh. Basta, sabi ko buti nila, madaling bigkasin. No? Diba? Resilient. Diba? Napaka-resilient ang mga Pilipino. Ano ibig sabihin natin? Kayang-kaya natin na mo naman, diba? Sa gitna ng mga pag-ulan, may mga lumabas na mga videos at mga memes na kung saan malakas yung hampas ng baha. Tapos anong ginagawa ng Pilipino? Para makagawa ng content, kunwari siya yung nagpaano ng baha. Kunyari, superhero siya, di ba? Siya yung nagpahampas sa baha, di ba? Kaya niya magpahampas ng tubig. Mm. Ganun tayo. So, pero, syempre, aminin na natin, talagang hirap din ang napakaraming tao. Madami yung ngayon sa kanilang area dahil medyo mataas yung tubig baha. Nasa loob pa ng bahay nila o di naman kaya nagbabangka na kasi masyadong makatin sa balat, yung mga ganun. Pero, kapit lang, ano, hindi naman forever yung bahang yan na eventually, huhupa din yan. Parang ganda ng kaibigan mong kinaiingitan mo, di ba? Huwag ka siya masyado maingit sa kanya. Stress na stress ka, insecure na insecure ka. Huhupa din ang kagandahan niya. Huhupa na nga kahapon pa eh. Actually. Ang dami namin kakilalang dating heartthrob, ngayon haggard na, di ba? So, ganun po. Yun yung kailangan natin lang tandaan na malalagpasan din natin to. Akala lang natin hindi kasi parang napakahirap. Parang hindi mo mawari kung papaano, di ba? Pero malalagpasan lagi. Ano lang talaga eh. Nagmamadali kasi talaga tayo lagi sa mga sagot sa mga tanong. Di ba? Lagi tayo nagmamadali doon. Kailan masosolve yung problem? Kailan huhupa ang baha? Matagal kasi talaga yung mga ganyan. Pero correct. Ano, eventually, ito po ay titigil din. Titigil din ang pag-ulan. Uhuhupa din. Ganun naman talaga ang buhay umiikot, di ba? So let's just hope and pray na malagpasan natin ito sa lalong madaling panahon. So truly, pero sa ngayon, mag-ingat po tayo lalong-lalo na doon sa mga areas na apektado ng baha, ng bagyo at malakas na ulan. Correct. Gamitin natin yung social media para, di ba, maka-reach out sa mga taong kailangan tumulong sa atin o doon sa mga local government na hindi napapansin yung area natin. Mm-hmm. Yan, gamitin natin yung platform na yan para maabutan po tayo ng tulong. And ulitin natin, sana po yung mga hayop, iligtas din natin yung mga, di ba, hindi lang tao, kung in-evacuate wait po natin ang mga tao para maging safe sila. Sana kasama din yung mga hayop. Correct. Totoo, diba? Yan. Totoo. Kasi ako, partner, along the way, sa long drive namin, may mga nakita ko siguro mga tatlo na mga aso na hindi ko alam. Malamang, hindi ko alam. Hindi ko naman alam yung kwento nila. Diba? Kwento lang yung ng kapitbahay na kaya nga, diba? Umuulan nga eh. Pero, mali mo, nasa loob lang ng bahay yung amo, diba? Nga, iba pala yung kwento. Tulog pala siya, diba? Na-assume kong patay na. Tulog lang pala, 'di ba? Yung mga ganun, so may mga nakita ko sa daan na talagang lifeless na 'yun. So yun yung mga nakakalungkot na ano na nakatotohanan na nangyayari. Oh. Pero again, katulad ng lagi nating sinasabi, we can weather the storm. May mga ano lang talaga, maiiwan talaga sa ating stress, kalungkutan kung merong
hindi masyado maganda na nangyari, pero ano natin yan, malalagpasan din natin ito. Correct. And more importantly, kung maiiwan din sana sa ating lahat lesson, no? Para natututo tayo sa mga nangyayari sa buhay natin. Correct. Anumang pagsubok, anumang klase ng bagyo ang dumating sa buhay natin. Not literally bagyo, meaning problema or mga challenges na yan, para maging mas matibay tayo sa susunod na pagkakataon. Tama. Hampasin ulit tayo ng masamang panahon. Kaya na natin yun, di ba? Panahon na literal, as in literal na yung panahon weather, natin. At yung storm na meaning challenges in life. At alam mo, tama ka dyan sa sinabi mo dyan na partner na talagang importante dito yung ano ba yung lesson na mapupulot natin mula dito sa mga matitinding mga pangyayari. Lahat tayo may kwentong baha, lahat tayo may kwentong pag-ulan, lahat tayo may kwentong problema. Diba partner, itong yung leave ko dito for Ilocos Norte, ang tagal ko na itong plinano in advance. Normally, hindi kami in advance sa mga ganyang bagay. Pero planned ahead talaga, it's a family trip. Pero bago mag-ano, ano siya partner, diba? 27 to 31. Yun yung plano nyo. Schedule. Oo. Bago pa dumating yung 27, napakarami ng pagsubok yung dumating. Yung parang bang sinasabi sa amin na huwag na kayong tumuloy. Diba? hindi mo na dapat i-push yan. Ganun yung sabi sa'yo. Huwag kayong matuloy. Diba? May pananakot. Hindi ko alam kung kanino galing yung message. Nakakatakot. Kanino nagaling? Kanino mo napakinggan yan? Sino bumulong? Bakit ganon? Sinabi mo ba ito sa asawa mo? Dapat malaman to ng asawa mo, ng mga magulang mo. Naikwento ko naman. Ang problema, lahat kami narinig. Okay. Diba? Lahat kami narinig yun. So hindi lang ako. Diba? Huwag na kayong tumuloy. Diba? Pero ang dami talagang red flag. Ako kasi naniniwala ako na kapag ang isang bagay, masyadong maraming red flag or masyadong hindi siya maganda, ibig sabihin huwag ka nang tumuloy. Mm. Ano yan eh? It's a way of telling you na I'm redirecting you, 'di ba? Parang wag na nating ituloy ito. And I feel like kapag ang desisyon ay mabigat, may mga ganun, ibig sabihin hindi tama ang desisyon. So anyways, 27 to 31, 'di ba? Thursday to Monday kahapon. Ang eksena Lunes partner. Mama ko nag high blood. First time na mag high blood partner, high blood pressure. Talagang mataas kasi ng ulo mo. Oh, hindi na ako nakatira doon. Hindi na sa akin galing yung stress. Parang puro ako, partner. Namiss mo ba ako o galit ka? Ano ito, 40 years old na natigas pa rin ang ulo? Ay, napakapasawag talaga nito. Tinamaan yung mga 40 years old na masakit pa rin sa ulo, di ba? So, in high blood. And it's not a regular kind of high blood. Parang iniisip pa namin na, ER na ba? Mga ganun level. Tuesday, partner, yung aking Junakis, yung bunso ko, nag-fever. Umabot ng 39. Diba? Na parang out of nowhere ha, na kind of fever. At hindi ito fever na may sipon at ubo. Kasi pag mas kampante ako pag may sipon at ubo kasi ibig sabihin yun yung source nung infection, kung ba't fever. Wala. Tapos bigla lang 39 na isang buong araw. Ganyan. Tapos Wednesday, nabalitaan namin, state of calamity na daw ang Ilocos. Diba? Punta namin ay Thursday ng madaling araw. Ganon yung biyahe namin. Talagang, okay, biglang Wednesday, state of calamity. Kumbaga, pinilit ng nanay ko gumaling. Pinilit ng anak kong gumaling. Diba? Para makasama sa outing, mahirap na. Diba? Sayang. Mahirap maiwan. Diba? Sayang. Pero pagdating ng Wednesday, paano mo lalabanan yun, partner? State of calamity sa lugar na pupuntahan mo. So kumbaga parang all roads lead to, huwag na kayong tumuloy, 'di ba? Huwag niyo nang i-push yung ilakad ninyo, ganon. So in fairness naman, Thursday, hindi na namin pinush. Kumbaga parang, sige, hintayin natin kasi sabi daw, aalis daw si Egay ng Thursday. So parang tingnan natin kung ano yung magiging resulta. Oo, kumbaga, diba? Kumbaga, saktong alis nyo, paalis naman siya. Oo, correct. So ibig sabihin, kapag gumora na kami ng Friday, medyo carry boom boom na ang mga eksena. So yun na nga, ginawa namin, diba? Friday kami na umalis ng madaling araw. O eto na, ang lakas ng ulan sa Maynila no Friday. As in super talagang yung sa Laguna partner yung sipol ng hangin yung talagang yung papunta siya sa ipo-ipo ganun. Pero pinush pa din namin, sabi namin hindi laban, sige go kasi in my mind hindi pa pumapasok dito yung bumubulong sa inyo, hindi pa, wala pa hindi pa yung, partner, huwag na kayong tumuloy, hindi, matagal na nga yung bulong na yan parang hindi, actually at the back of our minds parang sinasabi talaga sa amin, huwag na kayong tumuloy, di ba?
Yun na talaga yon, parang at tobacco for minds. Huwag na kayo tumuloy. Ayaw lang namin kasi una sayang yung leave. Sayang yung mga na-record natin. Tapos sayang yung leave ng lahat. Tapos nakaset na yung mind namin doon ng for like almost more than a month. Mm. So kumbaga talagang may intention talaga kami to go. So yun nga, Friday na madaling araw, ang lakas ng ulan, ang lakas ng hangin, bonggang-bongga talagang yung wala siyang indikasyon na aalis yung bagyo. Ganon. Ganon level na alam mong kapag ka ikaw estudyante, posible talagang wala nang pasok sa araw na yon. So pero pinush pa rin namin. Go! Tapos dumaan na kami sa ano sa mga expressway, ganyan. Actually, mabilis ang biyahe. Pagdating ng si Tex partner, pumutok ang gulong namin. As in, wasak partner. Inaalat-alat ka nga naman talaga. Alam mo, totoo. As in, literal, hindi lang ito. Parang ano, akala ko nga parang sabi ng asawa ko bigla. Kasi parang ano, naduduling na ako sa antok noon eh. I was trying to stay away kasi siya yung nagdadrive. Hinihintay ko na pumutok yung araw. Akala ko ikaw yung nagdadrive eh. Hindi. Nagdadrive pa duling-duling na asa. Hindi ko kaya magdrive na manual. Nakalimutan ko na. Alam mo yun? So yung ang eksena doon talaga, partner, parang nung kung kailan pwede na akong medyo magtulog-tulog, bigla may basta tunog siya. Akala ko nga may ipo-ipong parating kasi sabi niya, hala ano yun? Akala ko ipo-ipo kasi nga naduduling na nga ako sa antok, di ba? Siyempre, parang lasing na ano, kalahating lasing, kalahating antok, di ba? Imagine niyo yun. Wala ka na sa tamang wisyo. Partner, literal, papakita ko mamaya sa Facebook Live, wasak na wasak yung gulong namin sa likod. So parang, yun na talaga yung parang, partner, huwag ka nang tumuloy. Ang sakay ha, siyam kaming adults, apat na bata. Meron kaming toddlers, meron kaming senior, meron kaming PWD. Ganon! Di ba? Pero ganon. So yung lakad namin na yun, na delay na ulit ng tatlong oras. Kasi kinailangan namin, that time partner, ang dilim pa. Ang dilim pa, wala pang ano, makahingi ng tulong. Sa sobrang sabog ko, humingi ako ng tulong, hindi ko nasabi kung nasaan kaming tamang ano, lugar. Nandito po kami sa harapan ng office. Sabi ko, nasa T-Plex kami. Tapos pinuntahan daw kami doon. Wala daw kami doon. Tapos sabi niya, naku, sabi ko, kasi po, ang dilim-dilim. Alakas po ng ulan. Di ko alam kung nasan ako. Sabi niya, ano yung nakikita mong barrier sa gitna ng kalsada? Concrete ba o metal? Sabi ko, metal. Ay, naku, ma'am, nasa SCTX po kayo. Kaya pala, hindi kami napuntahan ng rescue. Mali-mali pa. Mali-mali pa ng direksyon na pagbibigay. Correct. Alam mo yung parang ako talaga, wag mo akong tatanungin talaga sa direksyon. So sa halip na may makatulong, hindi pa kami natulungan. Basta to make the long story short, kasi matatapos na tayo sa radio, ang daming pinagdaanan. Pero Ang lesson doon, partner, pagdating namin ng Ilocos, mainit, pwedeng ano, pwedeng umoutfit, di ba? So yun nga, you can weather the storm. Grabe, no? So, nadali ano kami yun? Ng ano, so, partner, nadali kami ng tatlong oras. Papunta kami noon ng Manawag muna bago kami dumiretso ng Ilocos. So, parang ano, anong nag-decide sa inyo? Push pa rin talaga. Hindi, ako partner, ang in my mind na lang, na lesson ko doon was, Jesus always calms the storm and there's always a promise of a new tomorrow. Yun yung paulit-ulit na nasa utak ko na parang yung nangyari ngayong araw na ito, kung ano man yung mga pagsubok na yan, iba naman yung bukas. So, ano talaga ako, expecting lang ako ng hopeful kaming lahat. Mm. Diba? Niris talaga, isipin mo, partner, may kasama kami mga bata. Isipin mo yun, matanda, may kasama kami. Tapos may kasama. So, sobra nakakapanik yun. Sobra! Yung makutok ka talaga ng gulong, lalo na kung long drive. Correct. Tapos sa alanganing lugar ka. At alanganin na umuulan, mabuti man. Tapos hindi pa pumuputok yung araw. Ano yun, mga partner, mga 4 a.m. 4:30 a.m. Papakita ko yung picture ng gulong. Maluloka ka talaga sa gulong, promise. Oh, ito. Yan yung gulong. Wala nang, tingnan mo. Sabog na sabog, sabog talaga. Sabog na sabog talaga. Parang ako, nung sinabi ko nasa T-Plex kami. Pero nasa SCTX pala. Ganyan siya kasabog. Buti na lang na igilid ng asawa ko ng maayos. So isipin mo kung gaano kadrama-ramang eksena. Sino nagpalit ang gulong? Yung kapatid ko. Buti na lang nandun yung kapatid ko. Tapos ang hirap pala noon. Edi, na-realize ko kailangan yung orange cone mo ay yung parang ano tawag doon? Yung early EWD, yung earlier warning device. Dapat mas malaki talaga kasi para pag umuulan mas kitang-kita. May gano'n naman kami. Yun naman yung regular at tamang size. Kaya lang pag umuulan kasi parang hindi siya makita. So at saka in my mind partner, ang dami ko nang nabalitaan na nagpalit ng gulong tas
or nagaganon, tas nadadali sila. So isipin mo, partner, ha, nasa ulanan kami, sobra, naghahawi kami, yung cellphone ko, pina-flashlight ko, lahat ng pwede, para lang makita ng mga tao na may tao dito. Mm. Ano, umalis kayo dun sa side din. Tas ako, expect ng tulong na dadating, sa T-Plex sila pumunta. Paano yun naman ang sinabi ko, T-Plex, di ba? Esitex pala. So by the time na nakonta ko si Esitex na emergency partner, ano na, pero in fairness, pinuntahan kami nung ano, ha, pinuntahan daw kami nung doon sa T-Plex. Wala daw sila nakitang sasakyan na ganun doon. So yun nga, kasi mali pala yung nasabi kong road ko nasaan ako. Pina-announce ko pa nga yun kay Tanya, kasi mag-adlib na si sila Uncle Dagol. So by the time na nakonta ko si Esitex, napalitan na ng kapatid ko yung gulong. So, pero syempre, dahil madilim pa party, tapos ano oras nagbubukas yung mga gulungan? Hindi ko alam kung anong tawag sa kanila. Mga gulungan. Kaya mali-mali talaga. So true. Oh, ano para yung mga tao sa paligid, dadadami, mali-mali. Sa may gulungan dito. Sa may gulungan ano, pinapagulong dito. Ba to? So true. Diba, mga 9 to 10. So isipin mo, ano kami, yung binabagala namin, hanap kami ng hanap ng gulungan, tire supply, na pwedeng ano. So na-delay kami ng another 3 hours. Pero tapos maulan siya the whole time, partner. Hanggang makarating ng La Union, talagang maulan hindi, siya. Hindi, ano, ang importante naman, parang misa may mga ganong aberya, pero masaya pa rin yung mga tao or mainit na yung ulo. Hindi naman mainit yung ulo, pero in our minds, wala lang gusto magsabi na bumalik na tayo, wag tayong tumuloy. Pero yun yung parang kaming dalawang mag-asawa, sinasabi namin, basta mahalaga, makarating na lang tayo ng Manawag kasi panata namin every month yun na dapat makabisita kami sa Our Lady of Manawag Shrine. So sabi namin, basta pagdating doon, makarating lang tayo doon kasi parang ang feeling ko noon, papunta kaming simbahan eh. Parang ganito yan eh. Malakas yung desire mo to go to the church. Lagi nating tandaan na malakas din yung desire ng kalaban na huwag kang papuntahin sa church. So yun yung nasa isip namin mag-asawa eh. Na parang grabe yung aberya. Ayaw tayong papuntahin. Kasi yun talaga yung schedule namin, partner. Bago makarating na Ilocos, dapat dumaan sa Manawag Shrine. So parang sabi ko, ayaw tayong papuntahin sa simbahan. Kaya pagdating namin ng simbahan, finally, sabi namin, nakarating kami, mahal na ina. Nandito po kami, nakarating po kami. Kasi talagang, nakakalurky. Pero in fairness nga, walang mainit ang ulo. Yung kapatid ko na basang-basa. Ako parte yung panty ko. Ayoko pa naman nababasa yung panty ko. Gusto ko wet. Pero, you know, ayoko basa yung panty ko. Basang-basa talaga ako. Eh, yung mga maleta namin, nakasalansan na. Hindi mo na mabuksan para kumuha ng damit, parang pampalit. So, yung matuyo na lang kami sa aircon. Ganun. Pero in fair, wala ngang uminit ang ulo. Tapos pagdating nga pagpasok ng Ilocos Sur. Ayan. Medyo ano na, nagsa-sunshine na. Ganyan. Tapos nakita namin, medyo matindi din talaga yung mga, kasi aftermath ng storm, kami pumunta. Tapos that time yung Lawag, parang 6% pa lang yung merong kuryente. Yung pupuntahan namin, ha, ganun. Pero, to make the long story short, partner, pagdating ng Saturday, apaka-init. Nakapag-swimsuit pa ako. Alam mo yun? So kami diba, parang... Diba, sino mag-aakala? Pagpintingin yung picture mo, yung mga post mo sa picture, sa social media, yung mga pictures, yung aurang-aura ka na sino mag-aakala? Yung pinagdaanan namin. Yes, yung story behind it. The story behind the Correct, trip. Correct, totoo. Yung struggle behind the trip pa. Na hindi natin alam na yun. Ang pwedeng isipin lang ng mga nakakita nun, ay buti pa siya nakapag-outing. Ay buti pa siya nakapag-bakasyon pa. Tama. Sa gitna ng lahat, hindi napigilan. Pero hindi niyo po alam yung dinaanan. Isipin mo, magputukan ka ng gulong, partner. Gusto namin naman natin yung mga napuputukan, pero hindi ng gulong. Ayun, putok yun. Ay, ano ba yan? Ang gulo talaga kausap. Kaya yung patrol pumunta sa T-Plex, yung talaga yung pinaka-tanga-tanga-tanga. Pero kasi imagine mo, partner, no? Sabog na sabog ako. Tinatanong ako, ano po yung kilometrahe ba? Ano ba yun yung kilometer na nakita ko daw huli? Malay ko, antok-antok ako. Ang dilim-dilim, ang lakas ng ulan. Pero ang alam ko lang, galing kami ng gas station. Yun, as in, kakalagpas lang din namin ng gas station. Hindi ko nasabi ng maayos kung nasan yung tamang gas station. Parang kung anong klase ng gas station. Sabi ko, basta po kalalagpas lang po namin ng Petron T-Plex. Lalabo talaga ako. Yung pala, nasa Esitex kami. Buti hindi ka pinusasan. Sabi niya, nireport sa ano? Nireport sa LTO. Ito po yung mga lasing, dapat. Lasing po yung ano, kausap ko, nagdadrive po sa T-Plex. Yan, ganun. Pero yun nga eh, tama ka, partner eh. Dun sa next, ang next na photo ko, partner, nakarating kami ng Paway at ang sikat ng araw, wagas. Next photo, nakapag-swimsuit pa. Alam mo yun, so ibig sabihin, dun ko pinatunayan eh, na parang,
pagdadaanan mo yung subok, pagsubok. Pero pag nagtitiwala ka, yun yung kasi in my mind, nagtitiwala ako na magiging okay ang lahat. Magiging okay din talagang lahat. In fair. At binayaan kami ng 2 days, kasi umiksi yung bakasyon eh. 2 days na napakainit. Yung nainis ka naman kasi ang init, ganun. Yung parang, ano ba yung init naman? Ganyan. Sala sa init, sala sa lamig talaga mga tao. Yung mga ganun. So, kaya namin sinabi dun sa first part of the tambala na ganun talaga. You have to weather the storm. And then eventually, basta magtiwala ka lang, di ba? Have faith in God that Jesus calms the storm and there is a promise of a new tomorrow. Yun talaga yung paulit-ulit sa utak ko eh. This is just a bad day, not a bad vacation. Or ano, parang... Pinaglabasan talaga yung mga quotation. Oo, sa utak para, talaga. Ano, mga Bible verses para maipush ang lakad. Oo, maipush talaga ng pinagdadaanan. Correct, 'di ba? At yun yung parang mas matinding lesson talaga. So crazy talaga partner from start to finish. Tapos yung finish, yung kagabi talagang 5 hours sa NLEX para sa karumpot na. Hindi pa natapos, bitawan pa. Oo, akala mo tapos na, sa no? Akala mo okay na. Ayun na. May tawad pang stress, may ganun pa. Problema. Tama, kaya partner yung ano, pumunta kami ng Good Pod, sinilip namin, eh walang kuryente doon. So alam namin hindi kami makaka-overnight. So madami pang debris. So yung promise ko sa pusit, konti lang yung nagbebenta ng pusit, yung nabenta doon partner. Parang mainit pa yung mainit pa siguro yung ulo niya. Dahil ang tindi kasi partner ng bagyo talaga, di ba? Hindi rin nila expected talaga yun. So yung pusit parang feeling ko, malungkot din sila. Ayoko na mabigyan ka ng malungkot na pusit, di ba? Tsaka hindi siya parang sunod-sunod na lahat agawa ng ano. Kasi talaga, pero may sunshine. Diba? Nakakaloka talaga. So, ano man yan dinadaanan mo, diba? Tandaan mo, lilipas din yan. And there's correct, always a promise of a new tomorrow. Yun naman yung ano, yun naman yung maganda dyan. Correct. Minsan nga, pag binigyan tayo ng malaking problema talaga, nabibigyan natin siya ng appreciation kapag may mga dumating na ulit na panibagong problema na hindi na malaki. For example, parang ayan, 'di ba? Susunod na mag-travel ulit kayo, maka-encounter kayo ng problema. For example, baha ulit. Manina lang sa inyo 'yun eh. Correct. Kasi na-experience yun. Nadaanan na namin. Correct. Appreciate nyo yun na parang, eh kaya na lumakas sa loob namin dyan, matapang na kami, hindi na kami ma-stress dyan. Kasi alam namin yung gagawin. Kaya nga namin yung baha na ano, na kakalahati ng gulong. Ito, gaalak-alakan lang, ano tawag, ankle lang. Diba? Mani-mani na sa inyo yan. Kumbaga parang ganun, and applicable sa napakaraming pagkakataon ng buhay. Correct. Minsan yung malaking problema, ma-appreciate natin sila kasi mas natuto tayo doon. At pag dumating na yung mga problema na malilit, parang mani-mani na lang yan. Tama. Ganun na lang. Tsaka yung panis, ang importante talaga dyan, partner, katulad ng kanina mo pa sinasabi, yung lessons that you learn, yung lessons that you get from the matitindacious na mga challenges, 'di ba? Yun talaga yung dapat kapulutan mo ng correct, araw yun, otherwise paulit-ulit mo mararanasan. Mangyayari yan. Katulad ng bakit nadukutan ka na naman ng cellphone or bakit naloko ka na naman ng jowa o bakit na-scam ka na naman, 'di ba? Kasi nga hangga't hindi mo natututo from that experience, it will continue happening until you get the lesson. Ano ba yung lesson dito? Ganyan. Correct. So napakaraming pwedeng ibigay na lesson sa'yo sa bawat buhay. And don't miss that lesson kasi sayang. Sayang yung opportunity to learn, to grow, and to become stronger. Ano? Correct. Yung simpleng may kakilala ko, ang lagi niyang reklamo sa buhay, gutom lagi yung pamilya niya. Paulit-ulit. Laging daing sa buhay, laging gutom yung pamilya ko. Sabi namin, ano ba trabaho mo? Wala. Oh, ayun. Anong sagot dyan? Malamang, ganun na nga. Si Mrs. Lundig na trabaho. Eh, ganun talaga. Oo. Tapos ngayon, angal ka ng angal. Diba, paulit-ulit yung ano mo, yung problema mo. Laging nagugutom, yung pamilya mo. Meaning, hindi sila nakakakain na masarap na pagkain. Minsan, nalilipasan ng gutom. Eh, ang tanong doon, hindi mo kasi ginagawa ng, hindi mo nakukuha yung lesson. Yes. Ang lesson dito, magtrabaho ka para mabigyan mo, makapag-provide ka sa family mo. So, nung tinanong namin, ano ba trabaho mo? Akala namin, meron, kahit maliit lang. Pero ang sabi niya kasi, wala. Oh, parang sabi ko, proud ka pa. Oo nga, di ba? Parang wala kang ginawang paraan sa problema mo, masaya ka pa niyan, ha? Diba, daing ka ng daing, pero hindi mo naman pala, di ba, sinusolusyonan yung problema mo. And worst, hindi mo nakukuha yung lesson na tinuturo sa iyo niyan. Di ba? And again, applicable yan sa napakaraming pagkakataon ng ating buhay. Hanggat hindi natin, uulitin natin, no?
hanggat hindi mo nakukuha yung lesson na itinuturo sa iyo niyan, babalik at babalik ka sa problemang yan. Totoo yun. Totoo talaga yun. Bakit? At hindi na para kami ay mag-isa-isa kasi kanya-kanya po tayong experiences. Pero balikan niyo po yung mga bagay na nangyayari sa inyong buhay. Bakit ulit-ulit siya nangyayari? Na-pick up mo ba yung lesson mula dito? Yun totoo. Yung tanong. Ganun. Kasi pag nakuha mo yung lesson, posibleng hindi na siya mangyari sa'yo. Mm-mm. Or, mas matapang ka na, mas alam mo na kung paano haharapin, mas handa ka na pati. Diba? Totoo. Nakita ko nakatutok sa atin si Father Joff Arceta. Father Joff, good morning! Tsaka alam mo, partner, talagang totoo yung lagi nating sinasabi na kapag ka nakarating ka ng safe sa iyong paroroonan, talagang it's such an extreme blessing. Kasi partner, yung pagkaputok ng gulong namin na sobrang matindi, ano yun eh, pwedeng hindi na kami nakabalik eh. Diba? Pwedeng may, tapos umuulan pa, nakadagdag pa yung pag-ulan na malakas, nakadagdag pa na hindi man lang ito araw o daytime, 'di ba? Anything could have happened but nothing happened. So we're very thankful. Ibig sabihin talaga, God is not finished with us yet. So lagi din nating tatandaan 'yan. Kapag ka ganyan na nagumigising tayo sa umaga, isa itong pagpapaalala that God is not finished with us yet. You still have a purpose. Mm-mm. 'Di ba? You still have a mission. Na kailangan mong i-accomplish. Diba? Ang sarap ng privilege yun eh. Diba? Para i-extend pa yung buhay mo. Mm-hmm. Privilege yun. Blessing yun. Correct. So, thankful. Yeah. Yung mga problema along the way, pero privilege pa rin siya all in all. True. Ano pa rin siya? Masasabi mong ano? Swerte ka pa rin. Oo. Masasabi mong walang talo. Mahirap lang intindihin kasi lalo-lalo na kapag nandun ka sa matinding problema. Hirap isipin na wala naman talo problema sa problemang to, walang talo. Mahirap talagang isipin. Pero yun talaga. Walang talo kasi nga, meron kang lesson na makukuha. Yes. Yan. Hi kay Gawil Lionel, ang ganda ng shirt mo, Miss Nicole. I thank you. Ito po ay gawang recycled Ilocos. Oo. Ito po ay hashtag recycled piece. Gawang Ilocos po ito. Nabutas po talaga 'yan. Tapos nakakistorya sila ng tela. Gupit-gupitin natin, tagpian natin. Oo. Diba? Kasi madami tayong time. Tapos tahiin natin. Ang ganda, 'di ba? Upcycled na ano na mga scraps of cloth. Kasi di ba minsan kapag may ginagawa, kunyari face mask na ganito, inabel or ano, may mga natitira, di ba? Tama nga naman, pwede nilang pagtagpi-tagpiin diba? And gawing fashion, di ba? Napakinabangan pa. Creative ka lang talaga eh, no? Para lumabas sa ganyan kaganda. Tama. Actually, pamunas din po ng Amos yan. Yes! Madami po siyang purpose. Pag kumain ng kaldereta mamaya, pitas ka ng isang tela dyan. True. Tapos tapon. Pagbawa, merong ano, ay, natapon yung ano, sarsa ng lechon. O, pitas. Ito po yung pamunas. Walang tissue. O, diba? At ang higit sa lahat, pag sumakitan siya, walang tissue. Yeah. Alam na this. Kapag ka nabawasan, ginamit na siya. O, ganun. Sabi ni Michael Brian Barkin, feel good Tuesday Tambalan, thank you for motivating, keep safe. Yan. Yes, kailangan yun, motivation every day. Mm-mm. Para hindi sayang yung araw. Grabe talaga yung pinagdaanan namin. Parang talagang sinasabi sa amin, huwag na kayong tumuloy. Oo, daming, talaga. Andami, ano yun signal, eh? No? Ang daming signs talaga na nagsasabing, huwag na kayong tumuloy. And huwag nyo na yan ipush. And for sure, you others, hindi na nila ipupush Sabi ng universe, kulit nyo talaga. Ang kulit nyo, teka. I'll make you safe, pero makulit talaga kayo eh. Sa true, may ganon. Ito na naman po tayo. Hindi na naman po mabasa lahat ng mga comments. Hi kay Ryan Pogs. Ayan. Happy. Hope happy kayo. Hashtag happy Tuesday. Choose to be happy. Yes. Si Pogs ba yan of Singapore? Taga-Singapore ka ba, Pogs? Oo, malamang yan. Si Pogs. Piliin ang maging masaya at positibo. Mm-mm. Sabi ni Angelica Paula Okubo, more podcast please from New Zealand. Ayun. Yan. Kahapon may bagong episode na naman tayo.
Doon sa mga late na nakabalita, meron pong podcast ang Tambalan. Yes. So, mga kwento po 'yon ng mahiwagang burnay kung nabibitin kayo sa radyo. 'Di ba? Meron po ang maraming kwento na nasa Spotify 'yon. Punta lang kayo doon, download kayo ng Spotify, mm-hmm. tapos hanapin niyo lamang Tambalan podcast. Ang dami doon. Sigurado mag-e-enjoy kayo, mas mahaba yung version. Yes, mas maano, mas unfiltered. Yes. Hindi ako makapag ano. Sabi ni Nolieta, Mascarina, yes, pag nangako ka, dapat ituloy mo. Pagsubok yan, kung gaano katatag ang paniniwala mo kay Mama Mary. Mm-mm. Kasi minsan may ganun eh, yung hindi natutuloy. Mm-mm. Hindi natutuloy pag, halimbawa, nagpaplano, pumunta sa simbahan. So, yun nga eh. So, meron kang desire to go to the church or kunyari desire for you to do good. Hindi na kung halimbawa, hindi naman nag-church yung iba, naiintindihan mm-hmm. naman natin. Malakas din yung desire ng kalaban na hindi mo gawin. Mm-hmm. Ibig sabihin, malakas yung desire niya. Ngangaraging ka talaga niya para hindi ka matuloy sa pagtulong or ngangaraging ka niya para hindi ka matuloy sa paggawa ng kabutihan or ngangaraging ka talaga niya para hindi ka tumuloy sa simbahan. Ganun. Para sila ang faith mo. At huwag kang magpapadaig sa desire ng kalaban. Mm-hmm. Tin Rivera, good morning. Ma'am Nicole and Sir Chris, graduate na ako last Saturday. Congratulations! Congrats, Tin Rivera. Siya pala yung pumunta dito, hindi ka nagpakilala. Siya yung nagbigay ng coffee, tama ba? Parang lagi siya nandito, partner. Oh, pero hindi natin sa baba. As in, sa lahat ng station. Love Radio, Easy Rock. Yes, the best. Oo, lagi siya nandito. Kasi nung nag-high siya. Pero bihira sa atin. Bihira sa Tambalan niya. Okay. Siya. Hindi siya. Pero lagi siyang nasa Facebook Live na lahat ng station. Sipag. Lagi. Radio fan talaga si Correct. Tim Rivera. MBC fan. Oo nga. Thank you. How much? Tignan mo, nasa Facebook Live din siya ng yes. Ang dami. Nanalo na rin siya sa lahat ng fans ka natin, for sure. Sure ako. O, taga Manila daw si Ryan Pogs. Ah, okay. Ikala ko sa ano. Uy, ayaw hinga ng ano, alay sa Singapore. Naging taga Maynila. Oo nga, gawa. Gawa. Jeric Lacambra, good morning! Mga katambalanista, ingat po tayo ngayon. Maulan, stay safe. Mandalin. Ang ilakas ng ulan mo kanina, partner. Ito ngayon yata. Maulan siya talaga. Hindi siya ano. Hindi talaga good weather. Bad weather talaga. Pang ano. Sa amin naman sa South, umuwi ako na Saturday. Malakas fine, din. Fine weather na. Ah, okay naman. Sunny, tapos nagiging cloudy. Mm-mm. Ulap sarado siya eh. Yung kahit na mainit. Ulap sarado siya. Ganun. Mainit din daw sa Singapore, sabi ni Leo Dizon. Isaac MacPain, pa-shoutout naman po dito sa Trece Martires. Ang lakas ng Vagyo, letter V. With a V, may Vagyo! sabi ni Ann Shirley, pag hindi pa ako napipili sa fanscan, ipipilit pa rin. O, diba? Good morning, Tambalan. Ganun yun, diba? Na-miss ko manood ng live nyo, hindi ako kasi makapanood ng live sa work, sabi ni Emmanuel Hicom. JP Flores, good morning Tambalan from UK. Salamat. Eileen Santos, good morning. There's always sunshine after the rain. Yung mga nababasa natin, sila-sila pa rin. Yung mga bago, feeling ko hindi na natin nababasa. Kasi ano nag-a-appear sa'yo? Ito lang, ba? Diba? Supposedly, dapat mag-appear sa atin yung most Mabata relevant all comments. Hindi ko alam kung paano tayo pupunta. Kunyari, 114 comments. Kapag ka-prenes mo yan, dapat mapunta tayo dun sa newest all comments. Yun. Minsan napupunta ako dun eh. Bakit? Ba't ganun?
Kometa. Diba? Tapos aminin mo na, partner, naloka ka ba? Madami ka mga frenny na yayamani na biglang may totoo blue check. Oo, kasi pera-pera na ang ano, Facebook at Instagram. Yan, nag-appear naman sa akin yung kumikita sila na sobrang laki sa reels. Ah, oo. Pero ano na matagal na yung reels eh. Pero yung recent partner, yung ano, yung naging blue check, taray. Oh, yung kaibigan mong hindi naman celebrity pero blue check. Oh, kasi may bayad na siya. Ganun din sa IG. Parang 500 per month. So bayarin siya, oh. Pero blue check ka. Magbabayad yung account? Magbabayad ka. Halimbawa, ikaw, hindi ka pa blue check. Eh, gusto mo, blue check ka. Ah, okay. Magbabayad ka. Dati kasi... pesos a month. Oo, yata. Hindi ko sure kasi blue check naman tayo eh. Pero may ganun na siyang, may bayad na siya. Subscription na siya. Okay. Parang ganun. So ngayon, dati kasi parang wow, naka-blue check. Ibig sabihin talagang, ano kasi dumadaan siya sa meticulosong proseso bago ka bigyan ng blue check. Ngayon hindi. Basta may 500 a month ka, blue check ka na. Hindi ako sure about the figure ha, but it's not, I don't think it's a... more than 500 pesos. Parang gano'n. Pero again, alam nyo na, sabog nga, diba, na pag-interchange yung T-Plex sa SCTEX. Ngayon ko lang nalaman na parang ang basis pala nila is yung barrier sa gitna. So okay, parang pag-concrete T-Plex yun, metal SCTEX. Okay. Baka lito ulit ako ha, kasi tandaan nyo po. Plastic barrier. Buendia. Correct. Plastic na may ano ha, na may butas. Oo, na may mga butas na. Orange plastic may mga butas. Buendia. Diba? Oh. Partner, totoo, ang dami nang may blue check. Ganun. Ano pa panood yung kahapon? Guys, try nyo tong audio na to. Kikita ka na malaki. Oo, nga mga ganun. Kumita na ako ng ano, 100,000. Tinapos. Oh. Tinapos yung video. Oh, yung babae ba yan? Hindi, marami sila. Yung babae, lalaki, halo-halo na eh. Mga ganun. Truly kaya... Totoo ba yun, Kuya Boyet? Baka naman na-try mo na, share mo naman. Oo nga, ito naman, no. Paano-ano ka lang, ha? Pasimple ka lang. Tahimik ka dyan, ha? Si Kuya Boyet, tahimik lang. Sa'yo talaga tinanong. Tahimik lang ako sa umpisa, ha, Boyet, ha? O, kayo ba yung mga ano, kayo mga ano namin, na mga tambalanista, naka-experience na ba kayo, yung reels na pinagkakitaan nyo na malaki? Mm-mm. Sabi ni ano, yung kasama ko sa bahay si Nikki, sabi niya, totoo yan kuya, kasi yung isa kong ano, ginagamit daw yung video niya eh. Tapos pinapalitan niya lang ng audio. Parang, kunyari, kasi funny kasi ano yun eh. So lahat ng mga funny moves niya, trending kasi yung million yung mga views niya. Okay. Sa reels. Kumita ng 50,000, 70,000, mm-hmm, yung video na mukha niya pero hindi siya yung kumita. I mean yung gumawa nung video. Sabi ko, dapat may share ka doon. Kasi mukha mo yung ginamit sa video. Sabi niya totoo. Mm. Ang dami namang isipin. Oh. Pero magandang isipin yan kasi ano, kikita ka, di ba? Gusto ko kasi makakilala ng talagang taong literal na kumita na ng matindi. Kasi kung kwento lang ang lahat, dumaan lang sa feed ko, baka ano lang, pwedeng, ano yun? Trying to gain clout. Ganun lang siya para mas puntahan. Syempre kita 'yan, no? Sino bang hindi pupunta. Pero definitely daw photos are out, reels are in. Mga ganun. Kasi ang photo, ano ba yung explanation nila, ano, tarakapin 'yan. Ang photo, ang makikita niyan, 'yung talagang followers mo lang. Yung reels yung audience niyan ay mas maano. May tendency i-share din kasi. Oo. Kahit hindi picture mo. Kahit nga hindi i-share part, may tendency i-share, pero kung halimbawa hindi siya i-share, may tendency makita siya sa timeline ng iba na hindi mo follower. Kasi nga nasa form siya of real. Mga ganun. Pero may bayad na para mag-blue check, kaya 'wag ano. Yan, 905 na may pala. May fans scan kami mamaya. Uy, may fans scan! Tiwala lang. Sali lang ng sali, push nyo lang. Malay nyo, kayo na yan. Oh, okie dokes. See you later. Bye.